SMNI, Jason Rubrico, naglabas ng sama ng loob kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay, matindi na to ah. Angkor na talaga ng SMNI ang naglalabas ng sama ng loob. Wow! Punta tayo dito, pakinggan natin. Maraming salamat po sa pag-like. Huwag niyong kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Shoutout kay Ma'am Maite Baisa. Ayan, tuloy natin to. Sino lang ang tanging tumanggap sa kanya? Mga taga SMNI! Sumusuporta sa kanya. Paano pa kaya ang mga alternative media na hindi kailanman sumuporta sa kanya? Ang nirarason dito ni kapatid na Jason Rubrico, mga kababayan, ang sabi niya po, maliwanag po pa sa sikat ng araw, noong panahon daw ng kampanya, wala daw sumusuporta ang alternative media kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang meron lang daw, mga kababayan ko, ay SMNI, mga kapatid. Sila lang daw ang sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh, let's talk about this, mga kababayan ko. Huwag kayong magpabulag sa galit. Okay? Huwag kayong magpabulag sa galit. Ang sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman natin maikakaila na andyan talaga si SMNI. Quote and quote, andyan talaga si SMNI. Subalit, mga kababayan ko ha, subalit ha, ang SMNI ay pinagbigyan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil katuwang niya si BP Sara Duterte. SMNI ang nag-handle ng mga kamera sa mga live streaming format ng Uniteam noon, mga kababayan ko. Hindi natin makikakaila yan. Sa debate, sa SMNI lang, nagpa-unlock si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Dahil hindi nga nagpapa-unlock ng debate sa ABS-CBN, sa News 5, si Pangulong Bongbong Marcos. O, totoo rin yun. Si SMNI din, mga kababayan ko, number one na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Totoo yung mga sinasabi nila. At totoo rin yung mga sinasabi dito. Face the reality, mga kababayan ko. Face the reality. Ang tanong ko dito, at maliwanag na tanong sa taong bayan, mga kapatid, eto yung tanong. Pinaka dapat ninyong malaman. Okay? Pinaka dapat ninyong malaman. Eto yung tanong po dun, mga kababayan ko. Question, mga kababayan, bayad ba ang SMNI that time? Tatanungin ko po kayo, bayad po ba ang SMNI that time, mga kababayan ko? Bayad po ba? Yan po ang pinakamatinding tanong natin, mga kapatid. SMNI po ba during the campaign, bayad po ba? Ang sagot po doon, mga kababayan ko, bayad po sila ng kampo ng Marcos administration. Bayad po sila that time, mga kababayan. Ano ang dahilan nito, mga kapatid? Yan ang magandang tanong. Yan ang magandang pag-usapan. Bayad po ba ang SMNI? Ang sagot po, opo. Karapatan po nilang sabihin din dapat na hindi lang sila sumuporta. Bayad po sila. Ano po ba pinagkaiba na suporta at sa bayad, mga kababayan ko? Kasi to, tumanggap din sila ng TV advertisement that time eh. Which is hindi naman po sila dapat tumatanggap ng TV advertisement. Diba, mga kababayan ko? Bayad po sila ng 108 million pesos. Mga kapatid, kaya kung tasabihin nyo po, mga kababayan ko, na kayo po ay sumusuporta, well, hindi po tayo parehas. Kami po, sumuporta kami gamit ang aming mga channel lang libre. Kayo po, sumuporta po kayo gamit ang inyong TV station ng bayad. O diba? Magkaiba po yung suportang tunay sa totoong bayad. O, ngayon po, tanong, hindi nagpapa-interview si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nagpapa-interview si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, sa ABS-CBN, sa GMA, sa TV5.
Hindi siya nagpa-interview doon kasi ang plano ni Pangulong Bongbong Marcos, wala na siyang sasagutin. Magkita-kita na lang tayo sa kampanya. Pero si SMNI po, mga kababayan ko, dahil magkaibigan si Sara, si Pastor Kiboloy, at ito, pinagbigyan po ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, dyan natin ipasok yung salitang kontrata. May kontrata po yan. Kaya kung mapapansin niyo po, may mga SMNI anchor, may mga SMNI cameraman, mga kababayan ko, sa bawat rally ni PBBM, sila po yung nakakontrata. Okay? Yung gumawa ng instrumental ng umagang kay Ganda, mga kababayan ko. Ha? Yung mga instrumental ng ano ng mga ginagamit ng campaign, di ba? Yung mga instrumental po naririnig nyo, mga kababayan ko, galing po rin sa SMNI po 'yun. Bayad din po yung mga musician noon. Lahat po nung kampanya na gamit po ng Marcos administration, donasyon po yun, mga kababayan ko, ng mga malalapit sa kanila. Kaya bayad po sila. Kaya wag po natin sasabihin in the front of many people sa mga harap ng taga-suporta nyo na sinuportahan ninyo. Sinuportahan ninyo pero bayad kayo at hindi kayo free. Pag sinabi natin pag-suporta, mga kababayan ko, yung ginawa namin, sumuporta kami ng libre for free. Because we love the Marcoses and we want to bring back the Malacanang ang isang Marcos. Tama? That's the reason, mga kababayan. Now, the biggest question, the million dollar question, mga kababayan ko, ano yung sinasabi nila ngayon? Mga kapatid, ano yung sinasabi nila ngayon? That's too impossible. Simpleng paliwanag pa lang yan, ha? Mga kababayan ko, tuloy natin. Hindi namin lang natin! Hindi tayo humihingi ng pabor. Ang sa atin lang, kung ano ang kanyang ipinangako, dapat yan tuparin! Tama! Oh, ano ba ang tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos? Mga kababayan ko, at kung kayo talaga nakasuporta at hindi to paninira sa Marcos administration, kagaya ng sinabi mo kung ano ang kanyang pinangako. Kung ikayo, nakasuporta kayo doon, pero bayad kayo. Ang tanong ko dito, naintindihan nyo siguro yung bawat speech niya. Akong vlogger na nasa harapan, na nakikinig kay Pangulong Bongbong Marcos during that time na nagsasalita sa entablado sa lahat ng napakaraming Pilipino. Isa lang ang sasabihin ko. Ano yung sinasabi niya dito, ha? Tudin nyo, ha? Hindi natin alam. Kaya sabi niya, ipagpapatuloy niya daw ang pagbabagong ng simulan ng Duterte administration. O bakit? Sa tingin niya, ipagpapatuloy ba niya yung war on drugs na maraming namamatay? O, ano sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Totoo, sinabi ni President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, na ipagpapatuloy niya yung magandang nasimulan ng mga Duterte. Gumaganyan pa si Pangulong Bongbong Marcos eh, Duterte! Mga kababayan ko, bakit? Mga kababayan ko, pinagpapatuloy niya naman ah. Sinabi niya bang ipagpapatuloy niya yung kapagkitil ng buhay ng maraming Pilipino? Sinabi rin ba yun? Hindi, Mr. Jason Rubrica. Rubico, I just want to be clarify. Ano ginigit nyo dito? Yung mga tulay, yung mga infrastructure na iniwanan ni PRRD, napakaraming trabaho, pinagpatuloy niya, mga kababayan, di ba? Pinagpatuloy ni PRRD, pinagpatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga naiwan na bitin na proyekto ni PRRD. Tama ako, mga kababayan ko? Pinagpatuloy niya, mga kapatid. Tapos in the end ngayon, sasabihin nyo na hindi tinuloy, ang hindi lang naman tinuloy ni Pangulong Bongbong Marcos eh, yung war on drugs o yung EJK. Oh, tama ba ako? Oh, tuloy natin. Pero ano nangyari? Naputol tayo! Ayan ang sasabihin ninyo. Nabudol. Nabudol kayo. May budol na pala na binayaran ngayon. Ano, sorry to say ah, sa rally, pinaghihinalaan kayo, may mga lumabas na video, nagbabayad kayo.
Pagdating naman dito, para lang masabi na kinakawawa kayo, nabudol kayo. Aba, di ba tama ko, Ma'am Mercedes Dress? Aba, ang lupit. Malamaharli ka na pala ngayon ng SMNI. Baka doon galing ng mga impo ni ano, ni ano, mga kababayan. Tuloy. Ay tama kayo, nabubudol kayo dyan. President! Mahal! Lalagyan lang natin ang mahal na pangulo. Ayan na, mahal! Mahal na pangulo. Tuloy. Uy, huwag nyo kakalimutan na i-like tong live streaming natin, tong video na to. Nang siya ganun, ma-notify natin yung mga kababayan natin. Huwag naman kayong makakalimutan mag-like. Tuloy natin. Pangulo! Mahal na bigas! Lasaan na po ang pangako ninyo sa taong bayan? Isa sa mga pangako ninyo na... Ayan, pangako ha, pangako! ...tumatak sa puso at isipan ng mga Pilipino, magiging 20 pesos ang bigas! Pangako! Ayan. Alam nyo mga kababayan ko, minsan na natin dinibank ito. At pinaalam natin sa taong bayan, nilabas ko pa dito kung babalikan nyo yung mga previous video ko last year. Mga kababayan ko, dinibank na natin to. Mga kapatid, itong sinabi daw ni pinapakalat nila, fake news. Ako na magsasabi ah, SMNI, sorry kapatid. No? Fake news yung sinasabi niyo na pangako. Kung talagang kayo nandoon sa rally at napapanood ninyo at yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nakatutok kayo. Mga kababayan ko. Nakatutok kayo ha, nakatutok kayo. Kung talaga kayo ay naano doon, kung talagang kayo nakatutok doon. Eh di ibig sabihin, naririnig yung sinasabi ng Pangulo. Pangarap, hindi po pangako. Minsan ko nang inilabas dito yan. Magkaiba ang pangako sa pangarap. Mga kababayan ko, naaalala ko pa mga kababayan ko sa Isabela, sa Sorsogon, sa Masbate, nangampanya kami sa mga malalayo pang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kapatid, hanggang North Cotabato, South Cotabato, Maguindanao. Hindi po nang nagsabi si Pangulong Bongbong Marcos ng pangako. Ang sabi niya, pangarap niyang maibalik ang 20 pesos na bigas. Tama ba ako mga kababayan ko? Yan ang pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan, kaya po napakalaking fake news, kasinungalingan po ang nasasabi nito dito sa kanyang speech. Siguro, mga kababayan ko, dala ng kanyang galit. Subalit, ako po'y magpapatunay at magpapatotoo dahil minsan ko na pong naipakita sa inyo dito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pangarap, hindi po pangako. Mga kababayan ko, di ba? Sino po ba ang naging totoong budol, mga kababayan ko, kung babalikan natin? Alam niyo po kung sino, mga kababayan ko? Kung may budol po dito sa bigas, mas malala pa po at matindi. Biruin niyo, meron ngang nangako, 7 pesos na bigas. Diba? During 2016 rally, ang pangako ni Digong ay 7 pesos. Kung si Pangulong Bongbong Marcos nga po, mga kababayan ko, ay nangarap ng 20 pesos, si PRRD naman, mga kababayan ko, nangako ng 7 pesos. Yun po ang malaking epic fail, mga kababayan ko. Kahit ibalik nyo si Ferdinand Marcos, mga kababayan ko, sa time ni PRRD ng 2016, malabo pong mangyari yun. O, painggan natin ang sinasabi ng angkor, ha? Tuloy natin. O tinatanong niya kung meron daw ba kayong nakitang 20 pesos na bigas. Masagutin ko yan. Paninig natin sa buong Pilipinas at buong salibutan! Meron ba kayong nakita? Wala! Meron! Ako meron! 20 pesos kada 1/4! 20 pesos daw kada 1/4. Okay. Okay. Rebat! Debunk natin yan. Ito yung mga gusto kong dinedebunk eh. Mga kababayan ko, to be honest. Ito yung mga gusto kong dinedebunk.
Ulitin ko, si Pangulong Bongbong Marcos hindi nangako. Ay, hindi nangako na magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Ang sabi niya, pangarap niya. Ang epic fail sa mga nangakong presidente na narinig ko, si PRRD, 7 pesos way back 2016. Okay. Sabi ni Jason Rubrico ng SMNI, it's loud and clear and clearly, mga kababayan ko. Meron daw siya nakita 1 port. Totoo yun. 20 pesos na bigas, 1 port. Tanong ko dito, bakit? Bakit 1 port yung 20 pesos? Mga kababayan ko. Bakit? Mga kababayan, tanongin natin ang taong bayan ngayon. This is the perfect timing to speak up. This is the perfect timing para sabihin sa inyo kung bakit meron 20 pesos na 1 port na bigas. Sa Pilipinas, you know what's the reason? Mga kababayan ko, umupo si PRRD, hindi natupad yung kanyang mga pinangakong 7 pesos. Bakit? Mga kababayan, it's because sa bulok na constitution. Tama? Mga kababayan ko, paano magkakaroon ng 7 pesos na bigas sa mga magsasaka? E samantalang nung time niya, mga kababayan ko, dun pa lang, mga kababayan ko, 22.50 ang halaga ng bigas sa farm. Farm gate. Bibilin pa ng mga kubrador, yung mga nag-hoarding, yung mga middleman, at dadalhin sa palengke, kaya tayo nagkakaroon ng 40 to 58 pesos. Ngayon, mga kababayan ko, irerebat nyo na may 20 pesos na bigas, 1 port. Ha? Pasa natin yung charter change na ayaw ninyo. Pasa natin yung RRB 87 pag-usapan sa Senado nang matuloy ang gusto nating mangyari. Tama ako, mga kababayan ko? Kasi yun ang magsasalba sa atin. Kung gusto nyo magkaroon ng 20 pesos na bigas, tanggalin natin yung middleman. Alam mo, media kayo eh. Kayo ang nakakakita ng totoo. Kayo ang nakakaalam ng totoo. Pero bakit dito sa harapan ng mga taga-suporta ninyo, bulag kayo? Oh, ngayon, yan ang totoo sa mga sinasabi dapat natin sa taong bayan. Hindi yung sasabihin natin, mayroon ako nakita 20 pesos na bigas. That's true. May 20 pesos talagang bigas na mabibili. 1 port. Bakit 1 port? Tanungin natin ang taong bayan. Tanungin mo sarili mo. Bakit hindi natin mabili? Because sa bulok nating konstitusyon, yung 1987's constitution, bulok, yun ang humaharang. Yun ang nagpapabigat sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Diba? Oh, tapos sasabihin nyo ngayon dito sa social media, bulok ang sistema natin. Inutil si Marcos. Bulok si Martin. Walang kwenta ang Marcos administration. Lagi nyo sinasabi yan. Paano magiging bulok? Paano magiging sistema? Eh samantalang yung constitution natin ang bulok. Sarap sagutin. Ang sarap dumibank, di ba? Yan ang totoo. Oh, tuloy natin. Hipino Makilo! Mr. President! Nasaan na ba ang iyong pangako? Uulitin ko, walang pinangako si Marcos Jr. Pangarap ang meron siyang sinabi. Ay, makipagputulan talaga ako kahit ng aking batuta. Walang sinabi si Marcos na pangako, pangarap. Lahat ng rally ando doon ako eh. Halos lang nakakabisado ko yung speech niya eh. Kasi bakit nakakabisado namin? Alam namin yung gateway, alam namin yung outro namin. 'Di ba? Alam namin yung outro namin that time. Pag sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sama-sama tayong babangon muli bago niya palang sabihin nyo, wala na kami sa venue. Lilipat na kami sa kabila. Naku po. Tuloy. Ako Pilipinas, mahal ang bigas! Ako Pilipinas, mahal ang bigas! Bagong Pilipinas, mahal ang bigas. Bakit ninyo tanongin si Duterte, si Sara, yung mga tao na yun sa paligid nyo? Diba? Oh, let's speak up. Mga kababayan ko, I challenge VP Sara Duterte. Can you explain? Bakit walang 20 pesos na bigas na pangarap niya? Because si VP Sara Duterte hindi gusto ang charter change. 'Di ba? Also PRRD lately binawi niya. Mga kababayan, 'di ba? And right now mga kapatid. Ha? Just want to be clarify. Until now hindi nila masagot. Sa tingin nyo, ba't ako boboto ng isang Duterte kung ayaw niyang pagbabago? Simpleng pagbabago, mga kababayan ko. Economical provision, ayaw nila puntahan, ayaw nila aprobahan. Takot sila, ayaw nila magkaroon ng economic ng charter change. Bakit? Natatakot sila. Di ba? Second, mga kababayan ko,
Magrereklamo ang taong bayan, walang 20 pesos na bigas. Actually, like I said, mga kababayan ko, meron tayong 20 pesos na bigas eh. Kaso yung 20 pesos na bigas natin, mga kababayan ko, di natin makakamtan. Totoo naman eh. Meron tayong 20 pesos na bigas dito. Mga kababayan ko. Kaso, ang benta ng farmers natin, 19.50. Tapos sasaluhin pa ng mga middleman, dadalin sa palengke, kaya pumapatong-patong ang costing. Nagmamahal ang first class, nagmamahal ang middle class, nagmamahal ang lower class na bigas. Ang bagsak natin, NFA. Now, the question, pag naupo rin ba si Sabat Yuting, pag naupo rin ba si Sarah, magagampanan din niya ba? Matatanggal ba yung 20 pesos na bigas? Hindi, mga kababayan ko. Baguhin natin yung konstitusyon, huwag natin lokohin ang Pilipino. Tuloy. Mga kababayan, alam natin na ang SMNI lang ang tanging kumalaban sa CPP, NPA, NDF. Oy, hindi lang SMNI. Hindi lang SMNI, mga kababayan ko. Maraming platform, maraming media network ang kumakalaban sa SMNI. Andiyan ang PTB4. Baka nakakakalimot kayo, andiyan ang PTB4 ng government. Ha? Andiyan ang pulso ng bayan. Ha? Hindi lang SMNI yan lumaban. Kaso, ang PTB4, nasa tama ang kanilang pagdidebunk. Kung kilala lang sana ang PTB4, mga kababayan ko, maganda sana eh. Kaso ang problema, mga kababayan ko, minsan sila rin na napabayaan ng gobyerno. Aminin natin sa hindi to, mga kababayan, yan ang totoo. Marami lumalaban sa CPP, NPA, NDF, andyan dyan sa PTB4, hindi lang SMNI. Tama! Pero ano ginawa nila? Anong ginawa nila? Tinigil nila, pinatay nila ang tanging programa na nagsisiwalat ng katotohanan. Eh, anong katotohanan sinasabi ni Jeffrey Celis? Diba? Oo. Sabi ko nga sa inyo, walang problema sa red tag. Pero dapat yung nagre-red tag, itama niya. Ang problema ni red tag niya si Martin Romualdez kahit mali yung sinasabi, mga kababayan. Oh, MarTV bawalan. Oo, tama. Mas okay pa ang PTB4. Diba? Ngayon, may bintang bigas iba ang pampanahon ngayon. Ngayon, ako, diba? Lols. Oh, di ba mga kababayan ko? Yan ang totoo. Yan ang hindi nila maitatanggi. Mga kababayan ko, yan ang hindi nila maitatanggi sa publiko. Yan ang hindi nila maitatago. Yan ang hindi nila mailalabas. Yan ang hindi nila kayang i-debunk. Mga kapatid, bakit hindi nila kayang ilabas sa taong bayan? No? Nire-red tag nila si Martin Romualdez, sinasabihan nilang kumakanlong ng CPP, NPA, NDF, mga kababayan ko, in common sense. Tandaan ninyo, yung mga makabayan black na nandiyan dyan, congressman pa rin yan, hindi natin mawawala yan. Kahit nga anong gawin natin eh, bakit mga kababayan ko, hinalal sila ng mga kapwa nila komunista. Ayon sa saligang batas natin, kailangan mo respetuhin yung mga congressman na nakaupo at niluklok dyan. Eh nasa national party yung mga yan, nasa party system. Mga kababayan ko, national ang hinahawakan. Kung pinanalo sila ng kanilang mga kaalyado, mga kababayan ko, at nakaupo sila sa kongreso, kaalyado nila ang naghalal sa kanila. Walang masama doon sa konstitusyon na sinabi noon. Ngayon, mga kababayan ko, kung nagagalit kayo, nire-red tag nyo sila, mga kababayan ko, at tinatarget ng mga sundalo, eh problema nyo yun. Kung tutuusin, nasa batas ba natin ng red tagging? Ang pangre-red tag sa tao, mga kababayan ko, delikado. Pero may tama. There is a positive position, there is a good position. How could you imagine, red tag mo si Martin Romualdez, kaalyado ng gobyerno? Ano ibig sabihin nito? Sabihan nyo nang gumagamit at sinusuporta ng CPP, NPA, NDF, maikonnect nyo lang yung pangalan ni Martin. Tuwan-tuwa na kayo. Congressman Martin Romualdez, remember, Congressman Martin Romualdez is the House Speaker ng Kamara de Representantes ng Pilipinas. Siya ang congressman at representative ng Leyte at siya rin ang pinakamataas na congressman. Anong gusto niyong gawin? Hindi tama ang pagtrato ni Martin sa mga makabayan black? No matter what happened, like I said, based on the constitution natin, mga kababayan ko, si Martin ang pinakamataas na congressman at under niya ang makabayan black.
Kailangan ba hindi patas ang pagtingin? Kaya nga nag-aalsa yung mga yan, mga kababayan ko eh. Dahil tingin nila sa sarili nila, hindi patas ang pagtingin sa kanila ng lipunan. Ngayon, mga kababayan ko, nagbago ang isip ng mga aktivista na yan. Saan kayo makakita ngayon? So ito, mga kababayan ko, let's face the reality. Saan kayo makakita ngayon ng aktivistang nagrarally na iniingay ng media? Sige nga po, mga kababayan ko. Nasaan ang ingay ng kabataan party list? Nasaan ang ingay ng Gabriela party list? Nasaan ang ingay ng makabayad black? Nasaan ang ingay nila Kalyodi de Guzman? Nasaan ang mga ingay ng mga aktivista na yan until na wala kayong maririnig? Bakit, mga kababayan ko? You know what's the reason? They realize right now na wala na, patay na yung kanilang great father and leader na si Joma Sison. They realize the what happened to Joma. Anong kailangan nilang gawin? Kailangan pa ba nilang mag-alsa? No! Kailangan na nila sumama sa gobyerno at maintindihan ng gobyerno. Wala na yung leader nila na nagsusulusul sa kanila. Maghanap kayo sa tabloid, maghanap kayo dyan, kahit sa Facebook kung maiingay pa ba yung mga aktivista na yan until na wala na. Para saan pa ba ang red tagging kung sila mismo ay naglalaylo na? Based on the survey, kahit mapayupi ang aktivista, tahimik. Based on the survey, sa mga sa TV, sa telebisyon, tignan ninyo kung may maingay pang nagrarally. Kung hindi man jeepney driver yan dahil sa kanilang pinaglalaban yon. Tama ba ako, mga kababayan ko? Correct me if I'm wrong, mga kababayan. Always remember this came from my mouth. Congressman Martin Romualdez is the House Speaker ng Kamara. No matter what happened, congressman pa rin si Raul Manuel at si Franz Castro na hinihimutok ng mga to, mga kababayan ko. Hanggat hindi nyo na po proven at hindi ko pinagtatanggol yung dalawa na yan. Pero sinasabi ko sa inyo, mga kababayan ko, based on the law, respetuhin pa rin natin sila sa batas bilang kongresista. At kung sila mapatunayan na sangkot sila at kasapi ng CBP-NPA-NDF at kasama sila na nagre-recruit, mga kababayan ko, mananagot sila sa batas. Yan ang sinasabi ko. Hindi nagkakanlong si Martin Romualdez. Matagal na ang makabayan black sa Kamara. Tandaan ninyo, bakit hindi nyo ginanyan si Alvarez? Diba, panahon ni Digong, andyan na makabayan black. Ba't hindi nyo i-red tag SMNI? Kasi kaalyado nyo si Alvarez. Simple lang eh, hindi nyo kaya. Tuloy! Ang laban! Ang kasama! Ang bayan! Pero, hindi manila tayo maririnig sa telebisyon? Saan tayo maririnig? Piso mismo sa kalsada! Laban! Kasama! Kahit naman marinig kayo sa karsada eh, kayo yung pumalit sa mga makabayan black ngayon. Kasi sa ginagawa nyo, kayo yung papalit sa makabayan black ngayon, mga kababayan ko. Tama po ba ako, mga kapatid? Diba? Biruin nyo, ayain nyo yung mga miyembro ninyo mag-rally araw-araw dyan. Papagurin nyo yung mga yan. Tuloy natin. Ang mga lahat na nanonood ngayon dahil milyon-milyon na po ang nanonood via live stream. Uy, wala pa kayong milyon may nanonood sa inyo. Wag mo nga ako ini-eme, ha? Nanood ako sa inyo kanina, nasa 1,000 lang ang nanonood sa inyo. Hindi po milyon. Walang milyon. Baka minions, mga kababayan. Tuloy. Hindi lang sa Pilipinas, kasama natin ang mga OFW. Yeah! Alien! Oh, sabi dito, napahaba na yung kwentuhan natin. Sabi ni Chupaing, kabit, anong gagawin ng congressman para partihin natin na kabit sila talaga? Kailangan parte. Bahala ka dyan, Chupaing. Ano sinasabi mo? Tuloy natin. At alam natin na ang tanging SMA lang ang nagbigay sa kanila ng boses. Eh, hindi lang naman kayo. Hindi lang, alam mo, aso tutuusin na. Oo, tutuusin. Let's clarify this issue. Sino ang may pinakamalaking naiambag sa kampanya during the campaign? Gusto ko subscriber ang sumagot. Sino? Tanungin ko po kayo.
mga kababayan ko, before the SMNI come, during the debate, mga kababayan ko, sino ang type pinakamalaking ginampanan sa social media pagdating nung kampanya? And PBBM knows it. Alam ni Pangulo kung sino yung nagbigay sa kanya ng importansya at naging boses niya during the campaign. Binubugbog si Pangulong Marcos. Binubugbog si Pangulong Marcos ng fake news sa social media. Sino ang nagde-debunk? Sino ang lumalaban kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung magsusumbatan tayo dito, mga kababayan ko. Kung magsusumbatan tayo, mga kababayan. Ma'am Lori Manawag, correct. Diba? Sino ang nagde-defend? Sino ang lumalaban sa fake news? Si SMNI ba? Mga kababayan ko, tanungin ko po kayo, sino ang lumalaban during the campaign for President Bongbong Marcos? Si SMNI ba? Nakita nyo ba nag-debunk ng kasinungalingan? Ginawa nyo ba yung ginagawa namin during the campaign? Mga kababayan ko, hindi. Kaya wag nilang isusumbat kay Pangulong Bongbong Marcos yon. Kung kami nga, hindi kami pinasalamatan, pero okay lang. Bakit, mga kababayan ko? Because we don't want na malaman ng tao na sinuportahan namin at sasabihan kami ng troll. Pinotrektahan kami ni Presidente doon. Pero ang tanong ko dito, sasabihin nyo sa social media, ngayon mag-iingay kayo dyan, eh sino ba nagbigay ng ganito, ganito, ganyan? Natural, mga kababayan ko, and I'm proud. We are the bloggers of Filipino bloggers. At talagang alam ni Presidente yan. Diba? Mga kababayan ko, si SMN Hayasan, during the Calle survey, wala. Nilalamon si Pangulong Bongbong Marcos ng mga fake survey ni Lenny, na mataas daw si Lenny, na mataas daw sa ganito. Sinong lumabas? Sinong nagpakapawis? May nakita ba kayong SMN na nag-Calle survey? Wala. Diba? Humarap sa tao, na ipagdibang sa tao, pinamuka sa tao, na ito yung tama at mali yung mga iniisip nyo. Nandun ba si SMNI? Wala. Partida, kayo nasa telebisyon. Kami nasa social media. Tanungin natin ng tao, saan ba nanonood ngayon ng Pilipino? Nanonood pa ba kayo ng balita sa TV? O baka nanonood na kayo ng balita sa cellphone? Diba? Tuloy natin. At ngayon mga kababayan, para iparinig sa gobyerno ang kanilang hinaing, ang kanilang nararamdaman, dahil pilit silang pinatatahimik, tawagin po natin ang mga anchors ng laban kasama ang bayan. Ayan na! Yeah! Oh, ayan na! Sige, magsama-sama kayo! Tawagin po natin si Ina Mortal at Franco Parranga! Laban kasama ang bayan! Anyway, dyan siya nagtatapos. Yung mga sinabi niya dito, pangako daw ni Pangulong Bongbong Marcos ng bigas na 20 pesos. Ang sagot dyan, hindi pangako ko yan, pangarap yan. Second, mga kababayan, si SMNI lang daw ang nagbigay tinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Mali kayo dyan, mga kababayan, dahil andyan pa rin po nasa katabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga vloggers that time. Bakit? Paano ko nasabi? Mga kababayan ko, eh kasi may meeting kami noon eh. Isa ako sa pinatawag. Mga kababayan ko, Luzon, Visayas, Mindanao, kasama ko yung mga vlogger. Hindi ba kayo nagtataka? Tapos sasabihin nila, ang pinakamalakas daw? Putya, sa lahat, sa interview pa nga lang ni Coach Jarrett, mga kababayan ko eh. Tapol na sila, wipe out na yung mga fake news eh. Mapa-TikTok, mapa-YouTube, ano pa yan? Mga ibang platform pa yan, kitang-kita si Pangulong Bongbong Marcos. Litaw na litaw ang pangalan. Because bakit? Mga kababayan ko, sino bang totoong sumalag ng mga issues na yan? Mapasang platform pa yan. Content creator, vlogger. Nung mga panahon na binabanatan si PBBM sa survey, sinong gumawa ng paraan? Vlogger. Andyan si Vincent Tabiga at si Ismi. Dahil sa pakikipaglaban nila through Marcoses, pinakita nila yung totoong survey. Nag-isip sila. Tapos, claimant ng SMNI,
kayo yung nagbigay boses, kayo yung nagbigay. Hindi namin kayang gawin yung presidential debate. Doon lang kayo nakilala. Sa presidential debate. At during the presidential debate, no? During the presidential debate, mga kapatid, kayo dyan sa SMNI, mga kapatid, mahal ko kayo. Magkakasama tayo nun. Magkakasama tayo. Papaluson, Visayas, Mindanao, kahit saka duluduluhan ng Pilipinas nung kampanya. Alam namin yung hirap ninyo. Alam namin yung naging sakripisyo rin ninyo. Pero but please, pagdating sa batas, wala tayong lusot. Ano error nyo? Sinabi ko sa inyo, bakit pinasara ng kamera, pinatawa ng suspension? Bakit? The reason? May paglabag kayong ginawa. Kahit kami rin naman, kung may paglabag kami sa batas na ginawa, mas matindi pa yun sa amin, ikukulong kami, sasampahan kami ng libel case. Huwag naman yung ganito, nahahantong tayo. Diba? Nagkasakasama tayo nung kampanya, pero nang dahil lang sa hindi masagot nung isa yung pastor ninyo, eh nagkakaganyan po tayo. Don't blame the president. Walang dapat ipagpasalamat sa inyo, walang dapat iutang na loob si Marcos Jr. sa inyo, bagkus dapat ay give and take tayo during that time. Yumabong tayo, nagkapangalan tayo, because nung kampanya, hindi niyo ako kilala kung sino ako, hindi niyo biglang sumulpot si Koy na mula sa Manila Bay, nakita niyo ako sa kampanya, nakilala niyo ako. Give and take because of Marcos content, Marcos administration, and the SMNI that time is hindi niyo naman kilala. Ang nakakakilala lang Duterte. During the campaign, nakilala niyo si SMNI with the president and the debate, nakilala ang SMNI, pumutok ang pangalan. That time, mga kababayan ko, give and take tayo. Kinontent mo si Marcos, umangat ang buhay mo. That's it. That's final. Yun lang ang dapat ninyong malaman.